1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at syempre kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. So yon, so kaninang umaga, nakita ko si kapitbahay, alam mo kung anong dala-dala niya. Ang dami-daming prutas. So naloka ako. Tapos binigyan niya nga ako. Tapos sabi ko, saan ba galing to? Ba't ang dami mong dala? Sabi ng ganon, galing daw doon sa farm nila sa probinsya. So dinala daw ng kapatid niya. Tapos sabi niya, sana madala kita doon sa farm namin, no? Tapos ang sabi ko naman, oo, sige. Sabi niya, talaga? Sabi niya, available daw ba ako sa 3rd week ng April? Sabi ko, oo naman. Tapos sabi niya, sana ano, magustuhan ko nga daw. Sabi ko naman, oo, bakit hindi, di ba? So, yun na, Diyos ko. Tapos tinanong ko siya, ano bang pwedeng gawin doon sa farm ninyo? Sabi niya, madami, mag-enjoy ka. Ay, gusto ko yun. So, hindi ko alam kung anong enjoyment ang ibibigay niya sa akin doon. But parang nararamdaman ko talaga, guys. Sobrang mag-i-enjoy ako kung pupunta talaga ako doon sa farm niya. Oh, kasi alam mo na, masarap doon sa bukid. Hindi ko pa na-experience ang rumampa talaga sa bukira. No? Charot lang. So, eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, reigning queen ng Miss Earth. Gusto daw manalo itong si Miss Laguna na si Yana. O, diba? Ako, to be honest ha, para sa akin, sure win talaga itong si Yana dito sa Miss Earth Philippines 2023. Kasi naman, Diyos ko, yung ganda niya, walang kakabog talaga. Yung alam mo yun, ang sexy pa. Parang timing na timing yung pagsali niya ngayon sa Miss Earth. And then, ang lakas-lakas niya. Talagang sobrang nakita ko naman kung paano siya talaga rumampa ng bongga-bongga dito. At nakita din ninyo, di ba? Talagang masasabi ninyo, ay nako, sure win ang babaeng to. Lalo na talagang yung mga kalaban niya ay parang feeling ko ay gusto din siyang manalo. Charot! Yung alam mo yun, parang gusto na nilang mag-back out. Tapos sabihin gano'n, huwag na tayong gumastos masyado. Ikaw na ang winner dito. O, diba? So, yun. So, para sa akin, sure naman talaga na malakas yung laban niya. Pero syempre, pwede niyang mabago dahil pagdating sa Q&A, marami din talagang kamakabog na kandidata. Yung maraming magaling. Kaya dapat talaga huwag siya magpaisi-isi kasi pwede ding makuha sa kanya yung corona ng Miss Earth. Diba? So, baka lumihis yung corona. But, for sure, ano, malakas yung laban niya. At gusto nga siya ng mga queens ng Miss Earth International. Ha? Oh, diba? So, eto na. Para sa sumunod na chika. Sabing ganon, Mama Sam, Miss Universe Organization, naglabas nga ng press release na at Eastern ay wala na dito sa Miss Universe Organization. Hindi na siya part after ng May, o, diba? Kasi nga, diba, nag-resign. So, ibig sabihin, aalis na siya. So, ako, para sa akin, ay malungkot yung part na yan at alam ko na talaga mag-resign na siya at confirm naman yon. Tapos, itong ang organization ay happy sila, charot. Happy sila na nga alis na si Esther. But, alam mo, para sa akin, malaking pagbabago ang magaganap kasi syempre alam ni Esther kung paano alagaan yung mga queens, alam niya kung paano i-motivate, alam niya kung ano at paano niya to dadalhin. Kasi syempre may mga attitude din naman itong mga babaeng to, di ba? So, yon. So, alam niya kung paano niya ha-handle yung sitwasyon kasi in 22 years nga naman na inahawakan niya yung mga babae na nananalong Miss Universe, hindi madali para sa kanya yon. And then, naniniwala ako na malaking kakulangan ng Miss Universe ang pag-adis ni Esther dito, diba? So, sana,
makakuha sila ng katulad din ni Esther na magaling mag-handle pagdating doon sa mga reyna ng Miss Universe. Oh, di ba? So, yun! So, para sa sumunod na chika, sabing ganon, pagkadapa daw ni Kerry dito sa Miss Earth Philippines press conference nila, tingin mo, Mama Sam, makakasagabal ba sa laban niya sa Miss Earth? Yung kumbaga parang pwedeng hindi na siya manalo. Isa to sa mga malakas na kandidata, si Miss Pangasinan, at naniniwala ako yung ganda na meron siya, talagang masasabi ko na ko, mukhang winner to. But, parang nakikita ko masyado pang bata. Mas parang bibilip pa ako kay Yana kung siya ang mananalong Miss Earth. Kasi, parang matured na. Ito kasi si Kelly, masyado pang bagets yung dating. Dapat pahinugin pa ng todo-todo. Makaka-apekto ba yung pagkataba niya doon sa press presentation niya? To be honest, hindi naman. Kasi parang feeling ko makakabawi pa siya sa mga ibang mga activity nila na pwede pang gawin, di ba? Kumbaga parang magpakitang gila siya ng bonggang-bongga doon. But nakikita ko na isa tong sign na hindi siya strong candidates. Kasi dapat kasi kung kandidata ka talaga na magaling, mamamanage mo yung mga bagay-bagay. Lalo na kung may mga ganitong insidente, yung pagkadaba niya talaga nakakaloka. As in, parang nakakuha siya ng tatlong palaka. Diba? So yun. So medyo nawindam lang ako at na-alarma ako kasi parang hindi niya nakere yung sarili niya. Hindi ko alam kung paano siya nadulas doon, kung bakit siya nadulas. So yun nga, dapat alerto ang kandidata. Doon mo masusukat kasi yung poise ba to, magaling ba to, kaya niya ba, o di ba? Yung parang alam niya dapat kung paano makikerry yung sarili niya. So carry, i-carry mo ang sarili mo ng bonggang-bongga. Charot! Di ba? Nangyari din naman niya kay Pia sa stage ng Miss Universe. Pero alam mo yon, nadala ni Pia ng bongga. Yung hindi naman masyado parang, ay, natalisod ng ganun, di ba? Kumbaga parang, bilang queen kasi dapat may responsibility ka doon sa sarili mo kung paano ka magpo-project. Lalo na kung mga nangyayari yung mga gatong bagay. Kasi hindi naman naiiwasan yan. So, dapat alam mo lang kung paano mo dadalhin yung sarili mo, di ba? So, yon. Para sa sumunod na chika, sabing ganon, eto nakakaloka to. Si Perse Wang, nanalong Miss Thailand, supranational. Anong thought mo dito, Mama Sam? Eh, di bongga. So, alam naman natin na isa din to sa mga sabik sa corona na hindi ko malaman kung bakit. Nilaban na to sa Intercontinental, nilaban to sa Miss Universe Miss Universe Thailand, and then, ayan, supranational naman, di ba? Sa Miss Grand Gala na rin siya. Kumbaga lahat na ng pageant, sinalihan niya na dito. But para sa akin, siguro nandoon na gusto niya talaga yung maging title siya bago siya mag-design. And then I think success naman siya. Pero marami kasi nagre-reklamo na sinasabing ganun, binili daw ang corona, di ba? So yon. So para sa akin, dapat maging happy tayo sa joining niya. Maging ano kayo, kumbaga parang wala eh, destiny niya yon. Kumbaga parang win na win siya ngayon. Kumbaga be happy sa kanya kasi lumaban nga siya sa iba't ibang klase ng pageant pero never siya nag-title na ano lang siya, appoint to, parang sent to this pageant, ganon. At nanalo naman siya doon. So title niya yon. Pero kasi parang doon binili nila yon. Kumbaga parang hindi siya proud. So this time, ayan na. Parang kanya to. Kumbaga parang achievement niya to. Ito na talaga. Parang totoo na to. I'm a Miss Supranational Thailand. Ganon. Diba? So, be happy na lang sa kanya. And then, ayun nga. So, tignan natin, guys, kung paano niya ipapanalo ang Supranational. So, marami nga nagtatanong sa akin kung malakas daw ba ang Team Thailand sa Supranational ngayong taon na ito. To be honest, ang Team Thailand naman, lagi naman silang pumapalo pagdating sa Supranational kasi
nakakapili talaga sila ng tamang kandidata. And then, I think ito, yung chance ni First Wang na ipakita sa lahat na deserve niya yung title na nakuha niya. Kasi parang piling ko, meron pang mga kandidata na mas deserve sa kanya na ipadala sa supranational dahil sa naawa na sa kanya. So, go na. Diba? So, yon. So, ako para sa akin, kaya ito na ibigay sa kanya kasi parang talagang obvious naman na parang gustong gusto niya at kulang na lang isigaw niya at kulang na lang umiyak siya, di ba? So, paano naman kasi alam naman natin na talagang ginagawa niya yung lahat para makuha yung corona. So, ngayon, tignan natin kung ano ang ipapakita ng Team Thailand doon sa supranational. Yung lalaki nilo, guwapo, no? Mukhang may laban. Ewan ko na lang yung babae. Charot! So, yun. O, diba guys? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun! So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yun, ang hirap magsalita. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow!